Hello, FPB, and all the poets and blossoms out there, and to all our viewers worldwide, welcome to our blossoming show, the MEBS, the Mother Eagle Blossom Show. A pleasant good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in this beautiful world. Our guest for tonight is a Filipino teacher working in Thailand for 4 years. I'm going to introduce him. I'll read his bio. Actually, he's an author now, and he's a poet, a missionary, and was a values educator before shifting to teach visual art for young children in one of the leading international schools in Bangkok, Thailand. He was a recipient of several school-based awards such as the best motivator, the most enthusiastic teacher, and students' choice male teacher when he was teaching in a secondary school in the Philippines. He was one of the chosen delegates of the 6th National Youth Parliament and a convention of youth leaders led by the National Youth Commission. He is presently a member of Filipino Poets and Blossoms and certified TESOL teacher. He believes that teaching from the heart and writing poems can change the world, and he uses it to inspire young people through his writings and classes. So good evening to you, Sir Giovanni. How are you? Good evening po. Ang galing pala ng bio mo, naka-state doon na member ka sa Filipino Poets and Blossoms, and yes, I am proud po of that. Thank you for being proud. And ipakilala natin si Miss May. Introduce natin si Miss May. Si Miss May po ay kasama niya, si Teacher May, also a Filipina but is working in Bangkok. Miss May, can you please introduce yourself? Sawadika from greetings from Thailand. I am Teacher May. I'm from La Paz, Iloilo City. And I've been working here in Thailand for 11 years. This will be our 12 years next June. Wow. So, medyo matagal-tagal na. Most of the, my kids, actually, they're here since 2010. And I've been working before in a Thai school for 2 years, and I moved to an international school. That's why I met Teacher Joe, and we're in the same department actually. I'm teaching in the higher primary art, and Teacher Joe is teaching in the lower primary art. And I have also, like, sometimes they throw me in three different departments in our school. Sometimes teaching PE, and sometimes music. Since then, I was exposed in different field, in the different department, and I used to assist to be with Teacher Joe, no? Working, actually, si Teacher Joe nag-help sa akin yan, designing, making props, no? Sa aming production. So, magaling siya sa art. Yes, of course. Nagpa-follow up lang ako sa mga bata niya. And yeah, if you will see his artwork, the kids' artwork, you will amazed, no, on how he actually work on with the little kids. It's not actually easy to teach a little kids, no? Primary 1 to 3, no? Siya ang naga-basic sa mga bata. And then I'm just following the kids up, no? From primary 4 until primary 6. So that's why nakikilala kami ni Teacher Joe. And I'm so glad na siya ang nakasama ko. Since he's also a Christian. Yeah, and he's an Ilonggo. Every day of our life, magkasama kami niyan. From breakfast until afternoon pag uwian na. Ba't hindi kayo kilala dito, magkakilala here in the Philippines? You don't know each other. Oh.
Hindi po. But he used to stay in Bacolod, no? I enrolled siya sa dati sa Kabangkalan, Teacher Joe, right? Which is sa denomination ko naman siya. Kasi kami dalawa kasi siyempre yung beliefs namin are the same. I see. Okay. I was there actually sa Binalbagan last week. Hmm. So, lapit lang po sa Kabangkalan. Ha? Malapit po sa Kabangkalan, sa hometown yes, ko. Yes, ano na lang. Dadaan pa ng Himamailan, then Kabangkalan, right? Kabangkalan, yes. Galing ko, no? Because I passed that way going to Dumaguete. Oh. So, I'd like to ask Sir Joe, when did you start writing? Ano po, since I was in high school, I have that notebook na collection ko po lahat yun, poetry, pero parang nawala siya kasi maraming nagka-interest tapos pasalin-salin na. Pero gusto ko talaga yung magsulat ko talaga ng poems kasi iba yung artistry. Tapos napaka-rare ng mga tao na marunong mag-rhymes sa mga words, di ba? Art, actually. Oh. At saka ma-express mo ang self mo talaga. Yes. Si Miss May, tanungin ko po, are you also a poet? No, I am into arts. art lang. So, mahina yung audio. Is it okay? Yeah. Just make maybe your voice louder a little bit. Where is it now? Modulate natin, May. Anyway, while si Miss May nag-fix po, I'd like to ask another question. Why not in the Philippines ang ano mo? Diba? Why in Thailand ka nag-venture ng work mo as a teacher? Actually, ma'am, nag-teach ako dito sa Philippines for 8 years. Values education under the Department of Education sa Las Piñas City. Okay. Pero dream ko talaga na makapag-venture internationally para ang talent ko, ma'am, ma-share ko rin, hindi lang sa Pinas. Kasi I think 8 years is more than enough, di ba? Enough experience. Tsaka, syempre, ang culture, gusto ko rin po mag-experience ng ibang culture kagaya dito sa school namin. Like, siguro sobra 20 na nationalities ang mga teachers dito. So proud na merong mga Pilipino na nagtuturo kagaya sa amin ni Teacher May. Yes, ang saya lang. So is it not difficult to teach children not healed in our country? Kumbaga iba ang language nila eh. Sa amin, ma'am, I've experienced teaching Thai school for 2 yes. months here. And it was very, very hard to communicate with the kids because yes, they I don't know English. Parang you're teaching them survival English. It's like 1 week you have to teach them how are you? I'm fine, thank you. And they cannot familiarize with those words and phrases. Yes, so very yun, hard. So yun, siguro, mas matagal. Kaya, because I experienced, because when I was there, di ba may mga 7-Eleven dyan? Yes. Then I said, I want to buy rice. Even rice, they do not know ang rice. So ituturo mo pa na yun. Oo po. Kasi hindi, but then when you try to buy something tapos gusto ka maghingi ng tawad or discount,
ano ng doon sa calculator nila ipakita, 'di ba? Kasi they do not know kung paano sabihin ang ano figure ba. So, yes, tama. That's it. Kaya nag-ano ako na hindi ba sila nahirapan as teacher kasi kahit mga malalaki na that's a challenge in a way, no? Ang galing kung makayanan mo, malampasan mo. So, tanong yun ang maganda? Yes po. Sa international school kasi kami, ma'am, so yung mga bata, minsan yung iba, mas magaling ba yung accent at ang fluency kesa sa amin sa English? Ah, really? Kaya advantage, yes. Yeah. Oo, ang galing Manila. But 10 years ago, ma'am, it's far different from nowadays. Kasi dati, nung first time namin dito, pag sinabi mong kahit what is your name, hindi ka maintindihan nun eh. What? Actually, what I was there name? When it was 2005. Mm-hmm. So, ano na, like 16 years ago. Mm-hmm. But so, this time na, may mga ano na ma, may mga students na at mga working students that they actually can speak English sa well, mga 7-Eleven o pwede na. Kung magaling si mga accent, they have good accent than us. Pero ang accent kasi nila, pag sinabi mo, makaintindi naman sila talaga ng English kasi ang problema, oh, the world, like what in the world? What in the world? What iba ba ang pagka ano, pagka sound? Kasi yun na ang accent, no? Because you're staying longer in Kasi iba ang pag-pronounce eh, lang pagbasa nila, it's different. Like the airport, the international airport. Pag sinabi mo Suvarnabhumi, you will read it as Suvarnabhumi. But actually it sounds Suvarnabhum. Ganon kaakyat ka ba? It's far different from what you are reading actually. I understand. So at least yung mga countries na yun na before they don't speak kunti lang ang marunong mag-speak English, like Korea, even Korea, ang galing na nila, 'di ba? Yes. Because yeah. So talagang nag-ano din ta sila, nag-trying hard para maka kaintindihan kasi English kasi ang medium. Resources mo yan. The resources here, kag mayaman talaga ang Thai. Kaya at this time, nag-spend ng money ang government for an English kwa nila, international yes, program nila. Because that is very important to communicate. How can we communicate? Yes. Kung hindi probably mga 10 years. No, 10 years from now, siguro iba na talaga ang Thailand. Iba na talaga. Hopefully. Pag marinig mo yung mga bata sa school eh, oh, parang foreigner sa So, teacher Joe, pag mag-start ka. Ano talaga, development sa mga bata. Ang ganda, no? Tanong ko kay Sir, as Joe, kasi with the title of your book, I can feel that there are colorful stories inside, di ba? Sa title pa lang, parang color of the rainbow. Ano po, can you read one piece you have in the content? Meron, ma'am. Tagalog. Memorize na yan. Pati pages, memorize. Talaga. Oh, kasi ako din ang editor eh. Ang proofreader. Maganda yan. Opo. Ito ma'am, ito yung pinrepair ko dito na guro. The title is, ang pamagat ay guro. Sabi dito, babasahin ko na ha. Okay. Naaalala mo pa ba kung paano nang unang aralin mo ang mga tunog ng alpabeto at bumilang ng mga numero? Sa silid aralan na may apat na sulok, doon ikaw ay hinasa at unti-unting nililok. At sa pag-inog ng mapandayang mundo, sa mga aralin ko, ika'y nagpapakatao. Maihahambing kita sa isang blangkong papel na dapat sulatan ng mga makukulay at makabuluhang aralin ng buhay. Nang magkamalay ka ay iyong natanto na ang buhay ay hindi pala gawang biro at ang karera mo ay dapat maipanalo. Ang mga aral na inaituro ko ay malaking bahagi ng iyong pagkatao
Hayagang nagdiriwang kung ikaw ay nananalo, lihim na umiiyak kapag ikaw ay nabibigo. Susuporta anuman ang piligin ng iyong puso. Hindi matatapos ang impluensya ko sa iyo dahil walang hangganan ang epekto nito. Saan ka man dalhin ang iyong mga pakpak, mananatiling ako ay nagagala. Dahil ang paghabi mo na iyong magandang hinaharap ay pagsasakatuparan ng iyong mga mithiin at pangarap. Yun. Ang galing! Yeah, that is a essence of being a teacher, di ba? Yes. It's actually a gift, ma'am, no? Kasi sa akin, ang hirap ko magsalita ng ilog na Tagalog. You have different, we have different gifts. Eh? Yeah. So, ang galing, ang galing. Bagay talaga i-promote ang book mo. Kay I can see it will be an inspiration sa lahat. Amen. Ang galing. So, na-happy ako kasi parabang may kabuluhan din ang pag-launch natin na parabang ito'y isang magandang libro na dapat tangkilikin. Galing. So, ano po, kasi hindi ko naman pwede ipabasa sa iyo ang lahat. So, can you tell us about that book? Talagang ano ang istorya? How did you start it? Mga concept mo, paano mo ginawa, and then some stories na ano pa ba ang dapat naming basahin doon? Actually, ma'am, talagang naka-base talaga siya sa different colors of rainbow. Kasi I really believe that teaching and learning process is very colorful. So, matingkad man yan, mapusyaw, matapang na kulay, lahat yan ay bumubuo ng kwento. Mga chapters sa book ko. Sinimulan ko to, sa totoo lang, daming ups and downs ang libro. Basta nung simula ako sa Maynila, 2014. Tapos, sinimulan ko yung chapter 1, sabi ko, magsusulat ba talaga ako? Ano-ano yung gagawin kong content? Ganon. Tapos, nung naalala ko na gustong-gusto ko yung pagtuturo kasi values education yung tinuturo ko nung time na yun eh. So marami kaming bata na binibigyan ng inspiration sa loob ng klase. Kaya nung natapos ko yung libro, nalito ako kung anong ita-title. So sabi ko, dapat andun pa rin yung kulay ng rainbow. Pero nilagyan ko na siya ng medyo catchy na title na ano ang kulay ng mga kwentong classroom mo. Kasi parang yun yung nakikita ko eh, dapat may question kasi yung tao talagang magtatanong bakit kaya yun yung title, no? Tapos nilagyan, in-indicate ko doon inspirational stories and poems. And then natapos ko siya nung pandemic, mga... Tagal din ang travel, no? September. Tagal din ang journey. Yes, ma'am. Oo, hindi basta-basta yun. Kasi that means, ano yan, pinag-isipan talaga. Oo, maraming mga edition na ginawa just to make it, palatable, yes, to readers. Emotionally down ka talaga, you can express kasi. Yes, tama. So, maganda to sa kanya kasi parang, ano ba, solid na solid ang content. Kasi nga, feel na feel. Oo, kasi hindi yan, kumbaga, sa Ilonggo pa, pinadali lang, talaga, imagine for how many years, pagsulat niyan, ang pag-ano niyan. Sigurado ako kasi na, nakita ko na ang lahat na dapat i-correct, parang ganon. It was 4 years ago, Teacher Joe, right? Nga na-mention niya na he's writing a book. Sabi niya, I have a lot of compilation. And you cannot stop yourself na. Kasi naka-start ka na. Actually, we're talking about this morning. Sabi ko, why don't you try nga a spiritual ano na naman? Something, yes, na, because marami tayong pwedeng ma-share. Yeah. Ganon. Especially sa grupo namin, na, sa mga believers. Na, marami yan. Kina-push ko siya. Lagi ko siya pinupush eh. Sabi ko, kaya mo na. Yes. Maganda talaga na merong taga-motivate sa'yo. May pusher. I-push talaga. Ayun, ma'am. Dagdagan ko lang yung content. So, bawat chapter,
yun yung cool, yung red. Tapos nire-relate ko siya sa parang psychology of color, yung experience ng teaching. Mm. Tapos halimbawa sa red, meron isang kwento na all about love. Yes. Ano ba yung joy? Ano ba yung struggles? Mm. At ano yung reward ng teaching sa ganung chapter? Tapos yung pangalawa, orange. Napakaganda nitong orange na chapter kasi isa kwento siya na estudyante ko na sa akin parang confident niya ako dati, tapos hanggang siya naging ang tagal niya nakatapos ng pag-aaral kasi yung kanyang mga kabatchmate tapos na siya, siguro mga 5 years pa bago siya nakatapos after ng batchmate niya na tapos sa college. Tapos ang nakalagay doon sa last, ang gustong-gusto ko doon, sana makasakay ako sa ano, sa eroplano na siya yung cabin crew. Oh. Tapos mag-selfie kaming dalawa. Oh. Yung mga kwento sa classroom, pero biyan pa sa classroom, meron po. Ay, ako, buti, ano, buti inad mo yan. Kasi very interesting eh. Para bang, ano kaya pang iba? Parang ganon. Try to imagine na isang libro na ginawa mo for like, more than 6 years, 6 to 7 years, tapos ano, ng sigurado ako eh, very colorful yan at very inspiring, ganon, pintong classroom. Nag-goosebumps ako ma'am, nung sinabi mo. Kasi ano, di ba hindi siya matatapos kasi hindi, siya ngayon sa kwento, pero hindi siya matatapos kasi wala pang resulta. Yeah. So natapos ko siya nung nakasakay na siya sa airplane. Parang ganun. Oo. Parang may ano, parang may thrill. Na, hindi siya pwedeng matapos nang wala pa siyang natapos. Galing. Na kurso, ganun. So can you add another poem to read? Oh, sige ma'am. Parang natitina kasi ako eh. Poem na lang. Okay. Siguro ano, yung gusto ko yung panaghoy sa sayam. Ang sayam is the old name of Thailand. Ano to eh, sinulat ko ito, ang tulang ito upang ipagdiwang ang aking third year anniversary sa Thailand, 2019. That's good. So ang title is... At least ma-recognize man ang Thailand na yes. Kung saan kayo na-develop talaga, nagkaroon ng maraming experience siya sa pagtuturo. Yes. Ibasahin ko na, ma'am. Sige po. Panaghoy sa sayam. Tinanghali na yata ako kakahabol ng mga nakalimutang pangarap sa paglapag ng eroplano sa lupain ng sayam, syudad na dinarayo ng mga manlalakbay, kakaibang pananabik sa aking puso'y taglay. 17 noon ng Abril, na maalam pansamantala ang aking isip sa silakbo ng nakagisnang pagtitiis at sa napakalupit na pagkakahumaling na kailangang makalika ng pagbabago sa buhay ng nakakasalamuhang tao. Batid kong ako'y nasa sukdulang pagdaraos sa karerang inaral at minahal kong lubos. Isang magiting na bayani ang turing dahil lubos na tapang ang aking angkin sa pagsanggalang sa mga hamong dumarating. Bayani, ngunit walang kakaibang kapangyarihan kundi ang tanging sandata ay pag-ibig at karunungan. Makabuluhan ang papel ngunit may sarili ring mga pangarap na hindi malilipos ng maraming kadahilanan kahit na mga papuri at palakpak ay di maaaring pasubalian. Sayam, nang ibig sabihin ay lupa ng kalayaan, isang kanlungan at hindi nagpasakop kanino man. Binihag mo ang puso kong uhaw. Pinatatag mo ako sa bawat luhang tumulo mula sa katauhan kong namamanglaw. Dito, bayani ako ng aking mga sariling pangarap, natutupan, sumasaibayo at namamayagpag, matatag, kumikinang at higit sa lahat, walang pinanghihinayaan. Wow. Yeah. Maganda so, ba? Ano, ang galing. So, very nice. And ano, we're running out of time actually. Pinili ko kasi yung na yung sana magkausap tayo na medyo matagal. But then, Miss Jo, Miss May, I'm sorry. Can you anong masabi mo for Sir Jo? Anong suporta mong maibigay? Anong mensahe mo for those who love to buy
his books? Anong ano mo? Tulungan mo siyang mag-promote as a friend. Actually, ma'am, ano na eh, run out na siya sa kwan sa ano niya, the sa first print. Sa first niya na pieces of books niya. Wow, yun, ano, congratulations. Uh-uh. Sa kanya, he has to produce more kasi dito pa lang sa Thailand kulang na yung ano niya, first niya na produce. So ang galing. Sabi ko sige, kay padala ko iba yun doon sa US, sa mga friends namin sa US. Sa mga friends ko din. Tapos pag umuwi si Daddy dito, sabi ni Daddy sige, kay idadali niya daw sa ibang friends namin. Wow. Sa, ang galing, ang daming suporta plus na FPB. At the same time, of course, we are so proud of him, no? Yeah. Even sa school, no? Sa school, di ba? Kung ipaano natin yan sa school, Noy, mga co-teachers namin nagpaano na rin eh. Kasi last pa-reserve time, nagpa-reserve na. Parang bibili din ako eh. Anyway, ang ganda ano? Kasi, especially for those Filipinos, no, mga OFW, Taglish. No? Taglish kasi siya, so we can... Tunay na Pinoy. Kaya maintindihan mo talaga siya. So, mga students. Actually, mga students ko talaga ang nagsusupport. Oh, really? Ba ngayon sa FB? Ganun ba? Well, congratulations. Ano, dadami pa yan. And I'm thankful na ano, itong ano, MEBS You, the Mother Eagle Blossom Show, isang daan din na ano, mapakilala ka. Actually, si Sir Joe, sumama sa amin one time sa aming ano, yung group, yung gumagawa kasi ako ng paghinugpong sa Ilonggo ba. Then nag-join siya. And then, siguro, siyempre, busy tayo. So, hindi pa siya masyadong nakilala sa Filipino Poets and Blossom. So, through this, makilala na siya. So, ganon. Wow. So, Sergio, I'm giving you the time also to... Giving you the time to, ano, to ask the viewers to buy your book. Siguro, ma'am, ano, basahin ko na lang yung sa likod ng book ko. Okay po. Kasi parang invitation din yun eh. Maganda kasi. Okay. Ito. Samahan ninyo ako sa pagbasa at pagpinta ng iba't ibang kulay sa bawat kabanata ng mga kwento sa loob at labas ng classroom. Tuklasin ang makaganapan sa buhay, pagpupunyagi at tagumpay ng bawat estudyante na natuto mula sa mga gintong aral na ibinahagi sa araw-araw ng kanilang mga guro. Ang iba't ibang lilim ng kulay ay may iba't iba ring mga kwento. May matingkad, mapusyaw, maliwanag at makinang. Subalit lahat ng ito ay bumubuo sa mga kwento ng pagtuturo at pagkatuto na lagpas pa sa iyong imahinasyon. So teacher ka man, estudyante o ordinaryong tao na nais lumago sa karunungan, ang aklat na ito ay para sa iyo. Ang aklat ay may apat na bahagi, ang mga kwento, journal, core value section at mga tula. Ikaw, ano ang kulay ng mga kwentong classroom mo? Yes! Yes! Sa mga co-teachers na, pwede na. So ang galing, and thank you for messaging me na ano, gusto kang mag-launch dito. It's also ano, it's my great pleasure also na napili mo ako at napili mo dito sa FPB. Kasi ano, hindi ko alam eh na paano malaman ng tao kung hindi natin ipakilala, di ba? So yun, ang ganda. So last message wala Miss Jo, ano bilang teacher po, kasi we still have time, bilang teacher po, anong masasabi mo, not as a poet or as an author, ano masasabi mo kay Sir Giovanni? Oh, Teacher May, go. Bilang teacher daw. Bilang teacher. Talagang if you only see him, if you only know him as a person, being a teacher, ay nako,
talagang preparado, pagpunta sa school, lahat talaga, buhos yung panahon, pagdating ng hapon, walang-wala na siyang ano, ang power. Low-bat na talaga siya kasi he's giving all his best, especially sa pagtuturo sa mga bata. Every thing, sabihin ganun, pag-organization, management sa classroom, you will see him as excellent baga. Nga guru. Ako rin. Hindi grabe, ko masyado kilala si Sergio. Thank you, Miss Mayha. Hindi ko siya masyadong kilala, pero with the cover pa lang sa book niya, sa pagbasa ko pa lang sa back cover, parang ako itong teacher na to, sobrang ano, sobrang passionate sa kanyang work. Sobrang minamahal niya ang kanyang trabaho. Ang dami nang pumapasok sa isip ko, cover pa lang. So, na-chance na kita by your cover. As in, pag makita mong classroom niya, grabe, as in, guro na guro. Grabe na. So, nakaka-proud sa Filipino kung ganun ang mga makilala natin tao. Diba? And it's also, ano, sinong mga teachers dito na nag-dream na mag-teach sa out sa country natin na kumbaga tayong isa sa mga dahilan bakit gumanda yung mga estudyante nila, maraming natutunan. Diba? Filipino talaga, ano eh, we can really be proud of being a Filipino. If only ma'am, na maka-interview ka one of his student anak ko, makita ano mo talaga, ma-feel mo talaga on how he is. Hindi, pwede nating bigyan niya ng oras. No, maghanap tayo ng marami kaya. Ang purpose actually nito eh, is to ano, ipakilala natin, we have to let the world know who's that person is nga ini-interview natin. Kasi dapat malaman natin na ang dami palang magagaling at ang dami palang talento ang maraming tao, hindi lang dito sa Philippines. Maraming mga pure-hearted people around the world na kailangan mapakilala. So yun. So thank you for your time and it's the beginning of our wonderful friendship. Miss May, i-add mo ako. Okay. You have to tell us kung ano ang need mo dyan, ma'am. We can send you and then if you want to come in Thailand, we can tour you around. Okay, anytime. For the second time around. Gusto ko, nakapunta ako sa MBK. MBK pa rin ba ang pinakamalaki dyan or may malaki pa? Ano, may maganda na, ma'am. I can say. May malalaki. Pratunam, fashion, ano. Yan ako nag-stay sa Indra Hotel. Sa Pratunam. Oo, dyan. We can tour you around. So marami akong nakakatawa experience dyan. Okay, bye for now and thank you again. It's my pleasure to have you and Miss Mia. Kapun krab. Bangkok, Thailand. Kapun krab, ma'am. Bye. Thank you. Thank you, bye, Teacher May. Bye-bye, Teacher Jessie. Bye-bye.